At sabi ho ng mga pulis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, din ako tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon. Kung tinanong ko yung mga nakabaril kay Kian, sir, ang explanation nila sa akin, kaya nangyari yun, sir, dahil yung meron kaming nahuli na po, sir, na isa dyan sa Caloocan, at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan ng kanyang droga. Tapos, ang sabi ng poser na nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. Eh si Kian, wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Yung sabi ng pulis, nakaloka na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kagamit ng droga. User yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang nagreklamo? Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, kanina rin sabi nyo, maraming mali. No? So, halimbawa, si Kian de los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian de los Santos? The criminal act. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. Hindi po, sir. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado. I was referring to the policy na ginawa ko para sa mga pulis. Yes, sir. At nabunga yung polisiya. Full take, full responsibility. Yes, and what about yung bunga? Oo nga, eh kung full responsibility, di ba sabi niya kanina dito ulit? I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Paano yan? Paano? Paano? Yung kay Kian, nag-utos kang patayin, di ba? Encourage them to fight. Okay. Ang bahagi din sa isinagawang Senate hearing kahapon, at nabigla sila dahil di nila inaasahan kakanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinuturo pa niya na miyembro si Bato at ang dating mga nagiging hippie sa kanilang syudad ng Davao. At humarap kasama ni Father Flaviano Villanueva si Mr. Randy de los Santos, ang tiyo ni Kian de los Santos na napagkamalan ng PNP noon na nagtutulak ng druga. At kung maalala ninyo, ilang bisis ba yung isa publiko ni dating Pangulong Rodrigo na
dating Pangulong Rodrigo Duterte na pwedeng taniman at may utos yan noon, isinapubliko niya. Ngayon, isinagawa ang hearing kaugnay dyan at tatalakayin natin ito, mga kapatid. Samahan niyo ako. Oh, so magandang araw, gabi, umaga sa lahat na mga suki nating taga-subaybay na nagsubaybay sa ating live streaming. At muli patuloy natin na tatalakayin ang mga isyu na may kaugnayan sa pangyayari sa ating bayan, sa ating lipunan. No. Sabi ni may isang kilala, Albert Einstein, sabi niya, "Our world today has become a dangerous place to live in." Not because of many people, there are so many evil. But because maraming mga tao daw umano na walang ginawa kaugnay sa kasamaan. Kumusta sa lahat at sa mga bago pa lang, niya natin huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live streaming at mag-subscribe. Kung bago ka lang, pindutin ang bell button para maging updated kayo sa ating talakayan ngayon. Sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko at hindi Katoliko, patuloy natin ang pagtalakay sa ating mainit na isyu, lalo na sa social issue sa ating lipunan ngayon. So, ang nalaman ko noon, akala ko na si Kian de los Santos ay isang Katoliko. Dahil ito'y isa sa mga pinanindigan ni Cardinal-elect Bishop Ambu David noon. At may banta pa sa buhay, isa din dahilan na kung bakit sinampahan ang kaso si Bishop David noon, kasama ang ilang mga obispo at si Father Flaviano Villanueva ng SVD, no? Sa Senate hearing kapon, doon ko nalaman, Jehovah's Witness pala, eto sila, sabi ni, sa TUE niya na si Randy de los Santos. Pero, isang pagkakataon na nagkaharapan sila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Bato at ni Bunggo. No. Di pa tapos itong hearing sa Senado, mga kapatid. May susunod pa, no, na hearing. At yung di mga naka-attend na iniimbitahan ay pinadalhan ng mga ano ba yun? Dosistikum supina. Supina dosistikum ba yun? Para piliting dadalo sa naturang Senate hearing. Pero bago dyan, ating i-welcome ang mga suking taga-subaybay natin ngayon. Si Leonor Alexander Gleani. Hello, kumusta? Si Desiree Dorian. Kawawa si Duterte. Kawawang kawawa. Maging ang kaniyang mga tagasunod kung hindi sila magbabago.
si David Alba. Oh. Si Claire Fernandez at sa lahat ating mga suking taga subaybay ngayon, welcome po. No? Sisilipin natin sa pananampalataya at katuweran dahil sa multi-news tayo ngayon. No? Si Freddy Gipaya from Makati. Si Dimple Vlog De La Torre, hello, kumusta? At sa lahat natin mga suking taga-subaybay, si Claire Fernandez, David Alba, si Teresita Vergara from Dasmariñas. Okay. Sige. Sa pagkakataong ito, pakinggan muna natin bago natin ituloy yun si Attorney Claire Castro. Ang pahayag ni isa sa mga resource persons sa Senate hearing kasama ni Father Flaviano Villanueva, si Randy De Los Santos, ang tiyuhin ni Kian De Los Santos. Kung maalala ninyo yan mga kapatid, si Kian De Los Santos ay 17 gulang na isang vendor sa Caloocan na napagkamalan na nagtutulak ng druga, dinampot ng 3 pulis, pinaluhod at pinatay noong Agosto 2017. Nagtulong-tulungan, di lang ang saksi ni Jehovah, kundi pati na sa simbahang Katoliko sa liderato ni Cardinal-elect Ambo Bishop David dahil nasa ecclesiastical jurisdiction niya yan. Oh. So, ano ang nangyari? Napatunayan sa korte na yung mga pulis na nag-torture at nagpatay kay Kian De La Cruz, De Los Santos ay napatunayang may sala beyond reasonable doubt. So ngayon, ito ang tinatalakay at ipinahayag din niya ang pagkakataon na during sa time ni General Bato, ngayon Senador Bato, nakaharap niya, may fake news daw na ikinakalat. Ano yung fake news na ikinakalat? Na yung ama ni Kian De La Cruz, De Los Santos, at yung tiyuhin ay mga nagtutulak at gumagamit ng droga at ginagamit din si Kian De Los Santos. Malaking epekto daw umano ang naturang fake news na ikinakalat na isa publiko, isa publiko ang naturang pahayag ni Senador Bato noon. Bakit? Dahil tinanggal siya sa trabaho. Itong si Randy De Los Santos. Randy De Los Santos tiyuhin. So, pakinggan muna natin. Ito bahagi. De Los Santos, okay. To try to keep it concise and direct to the point po, Mrs. De Los Santos. Go ahead. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo, sa lahat po ng miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napaslang na 17 taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang police operation, Ginoong Tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga police sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian De Los Santos.
Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban at pinatay. Intensyon ng pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, din akong tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan, at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Yun ang tagapangulo, totoo po, kilala ho kami sa aming lugar, pero hindi po konektado sa illegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan, at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil, ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Jehovah. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginoong tagapangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay naka-apekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho, ginoong tagapangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako. So, di naalala ito ni Bato na napangalanan ba umano niya yung Randy de los Santos. Pero ang sabi niya, naalala niya, yung ama ni Kian, nasa publiko niya, bakit nasa publiko niya yan sa media? Dahil tinanong umano niya yung tatlong mga pulis na nakapatay kay Kian. Sabi ng mga pulis, sa nawala na kasi kung umanong mga ngipin, no? Yung tatay ni Kian. Kaya duda sila, gumagamit yon ng droga. So, ibig ba sabihin pag batay lang sa physical na anyo at napagdudahang gumagamit ng droga, pwede ng isa publiko? Tulad sa nangyari kay Kian na pinagdudahang nagtutulak ng droga ay isa sa publiko. Yan na. Napas lang na. Okay. Tuloy natin. Sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Yan, laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang taga-benta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil ho dyan, ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ang tsuhin eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginawang tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero narito po ako ngayon bilang kinatawan po ng program Paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, ginoong tagapangulo, meron po kaming 312 pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, ginoong tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan na dapat po sana sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginoong tagapangulo, na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na
magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginoong taga-pangulo sa mga pampublikang dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung 5 taon na pag-i-expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito po yung ine-exhum namin. Dinadala po namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na. Sa susunod na Senate hearing, iniimbitahan din si Dr. Fortune. Sasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, ginoong taga-pangulo, Your Honors, ay yung matapos po yung 5 taon na renta po ni Kian De Los Santos, in-exhum ho namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortune. Akala ho namin, okay na eh. Naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po yung on record, maaari po nating tanungin si Dr. Fortune sa kanyang mga natuklasan. Ginoong taga-pangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya, ng aking kapatid, nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating taga-pangulo? Dismayado po ang kapatid ko, ginoong taga-pangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, 3 po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginoong taga-pangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ang hustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danyos, hindi pa ho namin nakakuha ito, ginoong taga-pangulo. Ang kapatid ko ho ngayon, na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginoong taga-pangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program Paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 na mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila nanlaban, ginoong taga-pangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na Jehovah's Witnesses noon. 1 minute, sir. Yes, go ahead. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, buti nga, namatay yung taong yan, napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang, nakakapanghinayang, napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na naririto, na halos 2 linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginoong taga-pangulo, sa karakter ni Kian De Los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya, ginoong taga-pangulo, nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya. Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mga ibang bayan, OFW po, para maglaan ng pangangailangan. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Randy De Los Santos. Pero pwede po kayo mag-execute ng affidavit. Kung lahat ng gusto nyo ikwento, pwede nyo pa ilagay doon. Can we now listen to the next victim family? Dito, may kasunduan kasi sila na di mag cross-examine si Senador Bato sa resus person. Pero gusto talaga niya mag cross-examine. Kaya yun dahilan na hininto muna nila para pag-usapan. Sabay-sabay na natin lahat. Pakinggan naman. Makalimutan mo maya ba? Habang presko pa sa utak natin. Okay. Can I suspend for a minute? Sinuspindi, kung maalala ninyo, kahapon ito, sinuspindi. At pag suspindi nito, sabi ni Ing-Ing, walang-wala si Pimentel sa tatay niya. So, tuloy natin. Dahil
makontrol siya minsan ni makontrol siya minsan ni Senador Bato. Bakit? Una, naalala niyo nang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagsalita at may gustong magtanong, sabi ni Bato, huwag puputulin ang pahayag ni Duterte. Kaya, pinatuloy. Oh. Pero, nung si Dilima ang nagsalita, ilang bisis pinutol yun ni Jinggoy. Yeah? At si Jinggoy, sinupalpal ni Senador Reza dahil parabang nagpapatawa siya. Okay, tuloy natin. Hininto muna. Nung tinanong ko yung mga nakabaril kay Chief. Ito na, pagbalik nila. Sir, ang explanation na sa akin. Siya ang hippie noon. So, bakit na isa publiko niya na ang tatay pero di umano niya naalala na sinasapubliko niya sa media na pati na yung tiyo ni Kian. Pero sa kanyang maalala ni Bato, yung tatay. Dahil ang pahayag daw ng mga pulis na nakapatay kay Kian. Kaya nangyari yun, sir. Dahil yung meron kaming nahuli na po, sir, na isa dyan sa Caloocan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanyang droga. Tapos, ang sabi ng poser na nahuli namin, sir, yung droga nung tumboy na yan, masyadong madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang. Si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon. Basta iiwan lang doon kung si Kian nagbabantay. Oh, so, yun ang pahayag ng mga pulis, ha? So, ibig sabihin, nang tinanong sila ni Bato, si Bato noon ang PNP chief, ha? Alam na pala ng mga pulis na yung si Kian na nagbabantay, nagtitinda, walang alam na droga yung iniwan sa tumboy. Pero bakit si Kian ang dinampot nila? Pinaluhod, tinorture at pinatay. Ay, wala palang alam. Sa mga ganitong pangyayari, dapat talagang may managot, di ba? Okay. Sa tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Yan. Nauna na sinabi, walang alam si Kian na droga yon. Pero iniwan lang ng tumboy doon sa tindahan ni Kian. Kaya yun o mano ang dahilan na nadamay si Kian. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, ano ba talaga? Totoo ba na may reward basta may mapatay? Bakit ganun kauhaw yung ibang mga pulis sa dugo? May reward ba basta may mapatay? Ito ang pinabulaan nila pero naunang inangkin yan isa na publiko ni Garma mismo. Tuloy natin. Sabi ko, bakit nyo binaril? Wala, hindi na masagot. Hindi na masagot. Pero actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I ako'y nagtataka, bakit did I mention the name? So yun ang di na maalala ni Bato. Hindi na maalala ni Bato kung nabanggit ba niya si Randy De Los Santos na natanggal sa trabaho dahil sabi ni Randy De Los Santos na isupubliko ni Bato sa media na yung tatay at ang tiyohin ay nagtutulak ng droga at gumagamit ng droga at ginagamit nila si Kian. So, ibig po ba sabihin kung yun ang bunga sa pagtanong ng PNP chief sa mga pulis na bumarel kay Kian na ngayon ay nakukulong na dahil napatunayang may kasalanan beyond reasonable doubt sa korte mga kapatid. Sapat na ba yun isa publiko
dahil lang sa duda na ang mukha ay gumagamit ng droga. Ay, yung tatay daw umano dahil wala nang ngipin. Naku, delikado pala yung mga walang ngipin. Dapat magpalagay na kayo ng marpel. Baka pagdudahan kayong gumagamit kayo ng duga. Okay, tuloy natin. 13 Randy De Los Santos as involved in drugs. Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng pulis na kaloka na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Nauubos na yung ngipin, nauubos na yung gums sa kagamit ng droga. User yung tatay. Oh, so, yung sinabing user ang tatay, may personal knowledge ba talaga ang nagsabi na pulis o batay lang sa facial expression o sa nakita niya na walang ngipin? At yun na ang konklusyon, gumagamit ng droga. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang... At sabi ni Randy De Los Santos, kilalang kilala kami bilang mga saksi ni Yova na nagbahay-bahayan para mangaral. Okay. Nagreklamo. Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview. Naku, what can I do? I received that information. Diba, pwedeng i-validate muna bago sa publiko kung totoo ba talaga yung pahayag sa pulis na na-interview niya? Eh, diba, ang laking damage na. Oh, ano ngayon? Na-stroke yung tatay ni Kian, gulay ang kalagayan ngayon, at itong si Randy De Los Santos na tiyuhin, na sabi niya ikinakalat ang fake news na siya ay nagbibinta ng droga din, tinanggal sa trabaho. Oh, so ang laki talaga ng damage. Yung tatay ni Kian, tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Oh, so ayun, ang sabi umano yan ng mga pulis na na-interview niya. Tingnan ang mukha sa tatay ni Kian. Ay, sapat na ba 'yon? Sapat na ba 'yon para patayin si Kian? Sapat na ba 'yon na kung tunaw na tunaw yung ngipin, ang interpretasyon ay gumagamit na ng droga? Okay, tuloy natin. Tunaw na tunaw yung ngipin. User yan, sir. Sabi sa akin ng police operative ng Caloocan. So, senior ko lang rin sa media. Oh, yun. Ang sinabi ni Senador Bato. Yun ang dahilan kung bakit isa publiko niya sa media. Ha? Yun ang dahilan daw. Oh. Na isa publiko niya dahil yun ang pahayag sa mga tinanong niya. Pero sapat na ba? Dahil lang sinabi ng PNP na tunaw-tunaw ang ngipin, kaya ang konklusyon gumagamit na ng drugs. Okay, tuloy natin. Dahil kitang-kita naman kung tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uncle, I'm not sure. Please refresh me. May memory kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy De Los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope this body can be enlightened. Dahil, that's why I insisted to respond, Mr. Chair. Oh, yun. Ang pahayag. Sabi dito, karugtong dito, dahil, di po ba, hininto muna nila yung sesyon, nag-meeting muna sila, at sa meeting pala pinagbabawalan si Bato ni Pimentel na mag cross-examine sa resource person. Imagine, si Bato isa sa mga iniimbestigahan dito, pero ang lumabas para din siyang nag-imbestiga sa kanyang sarili at todo depensa.
ang di nila namalayan, ha? Ang di nila na ba malayan, mga kapatid, na si Tatay Digong biglang napaamin dahil nainis na ba siya sa mga tanong ni Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros? Eh, patuloy natin si Attorney Claire Castro. FB Duterte, napikon kay Senator Risa. Oh, napikon talaga kay Senator Risa, no? Dito, sandali ha. Abin natin yung ito. Diba? Nakita nyo na? Nakita nyo kung gano'ng kabayas ang tinalakay dito ni Attorney Claire Castro kung gaano kabayas umano ang Senate hearing dahil ipinagbawal na ikat yung pahayag ni Duterte samantalang ang pahayag ni De Lima ay pinutol. Tingnan to, pabor kay dating Pangulong Duterte. May quick interjection on si Senator. Okay, our rules on interjection. Ganito, I will have to ask the permission of the Senator who has the floor, yeah, if you want. And then, please limit it to maximum of two and very related to the topic that we're discussing, okay? So, kahit one lang, Mr. Chairman. One or two, yeah. Oh, see? Sino ba nag-decide? Sino nag-decide? Sino kumukumpas? Sino kumukumpas? Si Bato, di ba? Oo na lang dito si Senator Coco. Di ba? Eh, tuloy natin. Okay, Senator Risa Hontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now, at the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Double Death Squad. Exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat kayo, Mr. Chair. Senator Bato. Senator, may I? Yes, sir. Interject. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Ito na. Tandaan ninyo, executive session ito. Ha? At lahat ng mga dumaan daw sa pagiging hepe sa Davao, ay kabilang na si Bato niyan. Ano ang kinanta ni Duterte dito? Pero, commander ng death squad yan. Oh, see? Isang pag-amen, mga ka-clear. Diba? Isang pag-amen. Bakit? Si Senator Risa, hindi ko alam kung naiintriga ba itong si dating Pangulong Duterte kay Senator Risa. Napaamin, di ba? We're talking about death squad. Napaamin, oh. Sige, ulitin natin ng konti. Paano ba to? Konti lang. Oh, sige, konti lang. Nicely talks about the double death squad. Exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment, Mr. Chair. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. Senator Bato. Senator, may I? Yes, sir. Interject. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Sino? Danaw, Kuy, sino nga to? Si, yung medyo malaki katawan? Debolsina. Sinas. Puro, commander ng death squad yan. Dako. Oh, see? Umamin eh. Ito yung sasabi ko sa inyo kanina, mga ka-clear, na sineryoso ni Senator De Lima na ang admission nitong si dating Pangulong Duterte na may DDS, may death squad. At yung kanya mga chief of staffs, no? Yung PNP chief of staff. Oo nga, PNP chief. Dumaan 'yan. Miyembro 'yan ng death squad. So yun yung sinabi ni kanina ni Senator Lila De Lima na may admission siya. At yun na hindi dapat, especially kung ikaw yung nasa executive. Tapos anong sabi ni Senator Jinggoy? You're jumping into conclusion. Alam mo kasi di talaga nakikinig si Senator Jinggoy sa mga sinasabi dito. Mukhang concerned lang siya sa mga tanong niya. Pero pakikinig, mukhang hindi. Kaya nami-miss niya yung mga importanteng facts. Mga importanteng admissions na dapat siniseryoso. I thought there was no existence. Bakit? Okay. Oh. Bakit tumawa si Senator Jinggoy? I thought it was never inexistent. Oh. May admission na eh. Hindi mo ite-take down? Note? Tiyo yung mga tao. Parang nagtatawanan pa. So lahat ba nang sinasabi nito si dating Pangulong Duterte, nakakatawa? Lahat ba nang sinasabi nito, dapat hindi seryosohin? Diba?
Oh, good evening. Oh, nasa executive session 'yan. Attorney Claire, grabe nangyayari sa Senate. An election kahit malayo as election kahit malayo ang embassy dito sa Egypt, pupunta talaga ako, markahan ko yung mga senador na 'yan. 'Di ba? 'Di ba? Seryoso 'to, oh. Trabaho ng pulis 'yan. Trabaho ng pulis 'yan, yung death squad, ah. Literal hindi 'yung sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan nakakaupo diyan si Senator De La Rosa. Nako. Harap-harapan ng tinuro si Senador De La Rosa. Ano na ngayon? Di naman nasa likod, oh. Anong problema nito nasa likod? Tawa ng tawa. Ano pinagtawanan mo? May pag-amin na rito, oh. Death squad rin yan. Oh. At sa executive session ito. Oh. Diba? Ito yung sineryoso ni Leila De Lima na hindi sineseryoso ng mga kaalyado dito sa Senado. Tama ba yun? Because they... Oh, yung mga tao, nagtatawanan pa. Diba? Anong klase ito? Hindi ko makuha talaga. Where police directors handling the controlling crimes in the city. So, pag magsinabi mo kung death squad... Good evening, si Digong. Nagbibigay ng inducement para patay. Yes! Nagbibigay ng inducement patay ng mga criminal. Totoo. It's a very loose term na ginagamit mo lang parang ganun easily. Lahat yan sila. Ikaw ito, si Danao. Ayan o. Oh. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Totoo mga kaklira. Si Danao, we thought, ako, akala ko, tahimik eh. Pero may pag-amin dito si Senator, but si dating Pangulo Duterte, na killer. Si Danao. Si Kuy hindi pa nga daw eh. Si Danao. At dito, sa bandang timestamp niya is 7:09, no, 7:39, ah? Umamin, may pinatay siyang polis. Huwag ka na bang ilamag? Bakit? Nakakatawa ba to? Sa totoo lang ha, pinag-usapan natin dito, killing, killer, murder. Bakit natatawanan yung mga tao? Di ba? Pati si Jingo Estrada, bakit nagtatawa? Di ba? Pinatay mo? Dumaan yan. Eh, ito, De La Rosa. O, di ba sabi niya, ito si Danao. O, baka nagdadasal kasi nagsisisi sa pinatay niya. O, De La Rosa daw, o. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka-police tape. Pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them? Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Oh. Nako! Patay na. Okay. See? Bakit mo i-encourage yung tao? Okay, hinuhuli mo na, ha? Let's say, imagine tayo. Hinuhuli mo. May warrant of arrest ka. Diba? Hindi pa niya binanggit dito kung may warrant of arrest, ha? Kasi sanay siya, mga kaklir, na nanguhuli na walang warrant of arrest. Remember Guban? Remember Guban? Sa speaking engagement niya, sinabi niya, pahuli mo yan kasi at that time nasa Senate si Guban na contempt. Gusto niya, arestuhin ni Agbayalde. Ano sabi ni Agbayalde? Sir, anong ground? Kahit walang ground. That's in the news. Hindi to discuss ko na to sa inyo because it's in the news. It's in the news. Hindi ito gawa-gawa. Dahil na-take up ko na to sa inyo. So, kahit walang warrant of arrest, papa-aresto niya. Tama ba yun? Good PM, Attorney Claire Arvin. Ako, taga Davao, ako at anak ko ng isang ranger at sinabi mismo ng tatay ko na totoo lahat ang mga EJK. Sinabi niya sa akin 20 years ago, rest in peace pa. Oh. Diba? Ranger na yan, taga Davao. Ginagawa niyo ng katatawanan dito, parang as if hindi totoo, na lahat lumalabas, na pag later, in a day, ito lahat ang inamin ni dating Pangulo Duterte, gagawin yung joke. Samantalang umamin na siya dito. Di ba? Kaya sabi ko nga, sa sobrang pikon, dami na paamin. Dami niyang tinuro, oh. Nilaglag niya ni si Bato, na nagdi-deny na siya ay killer. Pero may bahagi dito na sabi ni
dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya lang dapat umano ang mananagot sa lahat na magginawa ng mga pulis. Huwag yang mga pulis, kawawa yan sila. Pero sino bang nakulong ngayon sa kasong pagpatay kay Kian de Los Santos? Di po ba mga pulis? Kaya tinanong siya dito ni Senador Reza Hontiveros na yung kay Kian, dapat ka bang managot din? Dahil naunang sinabi niya, siya lang ang dapat managot. Okay, tuloy natin. Boto niyo pa. Encourage them to draw their guns. Oh, see, ito ha. Yung sinabi mo yung warrant of arrest. Nahuli mo na. Halimbawa, nahuli mo siya. Eh, ito, nahuli mo. Sabi mo, hoy, lumaban ka. Suntukin kita pag di ka lumaban. Ganon? Diba? Ano sabi niya? Kita, encourage them to fight. Okay? Nicely talks about the double death squad. Exactly related sa line of... Please pa rin to. Wait, wait. Ay, mayor ako matagal. Akyat ng bahay. Tuloy. Interjection. Ganito, I will have to ask the permission. Wait, sumabla. It's a very loose term. Okay. Na ginagamit mo lang parang ganun easily. Natin sila, ikaw ito, si Danao, ayan o. Ayan o, nagdasal kasi sa kasalanan niya siguro. Huwag ka na bang, ilan pang pinatay mo? Oh, kabisado ni Duterte kung ilan ang ginawa ang niliquidate ni Danao. Kala natin tahimik to si Danao, sa totoo lang. Mukha kasing, yung mukha, mukha mabait, pero dito mukhang hindi eh. Eh, ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon. Tanungin ninyo. Openly, lahat yan dumaan pagka police chief. Pati yan si Gambua. Tanungin ninyo. Danao, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali, yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Ah, okay, okay. Nakuha ko na, makaka-clear. Isa pa. Sabi niya, inutos ko ba sa inyo na i-liquidate yung taong nakatali ang paa at kamay? Remember my video? Tingnan ko lang ha, kung nandito mga kaklir. Pakita ko sa inyo anong style ni dating Pangulo Duterte. Hindi ito, okay, Attorney Claire, ganda ng line of questioning ni Senator Risa kanina na trigger niya si yes ni Duterte at napaamin tuloy na hindi siya aware. Yes, ito, pakita ko sa inyo itong mga kaklir. Ito ang style ni Pangulo Duterte. Okay, tingnan natin ha. Wait lang. Oops. Mali-spell. People with plastics and put them in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Yun pala. So in other words, huwag nyo nang itali yung kamay. Huwag nyo itali ang kamay. Diba? Huwag nyo itali. Bakit? Kasi pag tinali nyo ang kamay niyan, okay? Lalabas yan na hindi lumaban. Kaya hindi niya inuutos na pumatay na nakatali ang kamay at paa. At pag nakatali yan, hindi yung mapapalabas na lumaban yan. At pag namatay yan, dedo kayo. Huli kayo. So dapat palabasin nyo, lumaban. Encourage them to fight. Diba? Encourage them to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage them to draw their guns. Kung walang barrel, bibigyan nyo. Like Kian de Los Santos, walang barrel. So bibigyan nyo. Diba? Kailangan may barrel yung kalaban. Nakita nyo yung style? Dapat may barrel yung taong yan, palabasin nyo na lumaban. Diba? Para pag lumaban yan, dedo, ulo agad. Sabi sa niya. Dito niya ba sinabi yon? Yan, buhay yan. Ayan ang sila. Yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si Dila Rosa. Encourage them, lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko. O see? Yun. Yun yung pag-amin sa totoo lang mga kaklir. EJK talaga to. Kamukha nung nangyari kay Espinosa, palabasin na lumaban. Maliwanag sa bitin niya. Alam mo kung iintindihin lang mabuti nung iba, maliwanag pa sa sikat ng araw yung instruction niya. Encourage them to fight. Show the people that they fought. And you are just, you just, diba? Killed them
because of self-defense. Yun. Maliwanag. Diba? Yun ang basa dun. Wala nang ibang interpretasyon dun. Encourage them. Imagine mo, bakit hindi mo hulihin? Oh, ito, huli kita. Oh, ito na. Ayan, oh, alika, huli ka. Hindi na nga lumalaban eh. Encourage mo pa to fight. Encourage them to draw their guns. Ayaw nga lumaban eh. Di ba dapat huli ka na lang, pasasan mo na agad. Mga ka-clear, sa US naman nakakita tayo ng movies, di ba? Di ba? Sasabihin, put down your guns! Put down your guns! Di ba? I-disable na lang nila yung tao. Sa kanila puposasan at huhulihin. Sa'yo, oh, ikaw, nahuli ka, o laban ka. Sige, putok mo yung baril mo, putok mo yung baril mo. Ganon? O naman. Sige. Nung na-presidente ako, ganon rin sa command conference. Diyan sa Malacañang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Mag-criminal, they go... Oo, bakit ko bibigyan na... Okay, ano ibig sabihin nun? Bakit ko pa bibigyan ng chance yan mabuhay? Eh, criminal yan. Yun yun. Diba? Ah. Ganon, oh. Oh, after the innocent people robbing, mabuti na lang sana kung aakyat ng bahay. Mayor ako matagal. Aakyat ng bahay. Magnakaw. Rerapin yung bata. Rerapin yung babae. Tapos papatayin. Kung ikaw ang mayor, how... Ang problema kasi dito, alam mo mga kaklir, ganito lang yan. Di ba? Lawyer naman to, prosecutor to. Kaya sabi ko, tingin ko, iba mga tinuro nito sa Police Academy. Ito yan eh. Oh, alam mo nagnakaw, di ba? Alam mo nagnakaw. Alam mo nang rape. Di ba? Di pa huli mo, prosecutor ka eh. Nagpa-planta ka nga ng evidence, sabi mo eh. Sige nga, ulit ko nga ito. Stop, pakinggan itong planta ng evidence. Nauna talagang sinabi ni Duterte na iba ang style ko. Dahil iba umano ang nadaanan niya sa kanilang pamilya noon. Grabe umano yung mama niya noon. O kaya iba ang style niya. Evidence na ito eh. Why do you have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Oh, kaya mo mag-plant ng evidence. Diba? So meron ka na palang, meron ka na alam na RAPE ang dapat na ikaso. Sampahan mo na. Bakit kailangan mo pa na yung dumating? Ang dating kasi ganito eh. Yung mga taong yan, sabi niya, nanakaw, mag-RAPE. Teka lang, di naman sila committing the crime at the time na pinatay, di ba? Walang basihan. Unang-una, ba't mo pala hinuli? Iwanan tapares ba? Ba't mo hinuli? Anong ginagawa? At the time ba na nagsasamantala sila ng babae? Right there and then? Diba? Hindi. So nakatambay lang halimbawa, nakaupo dahil alam mo na magnanakaw to? Tapos eh, lika dito, magnanakaw ka. O, labanan mo ko. O, pag lumaban, pak, ganon? O, kahit hindi lumaban, pak, ganon? Diba? They were not doing the crime at the time na inyong in-approach. Okay, hanapin natin yung bahagi na napaamin ni Senador Risa Ontiveros. Hanapin natin muna. Yun. Diba? Ilan na patay mo? Nakasuhan ka ba sa pinatay mo? In enforcing the law. Pero there's no such thing as sabihin na patayin mo lang si ganito, no? Walang ganon, sir. Hinahanap ko yung admission dito ni Dr. Paolo. Can we hear from Catalino Cuy? Thank you, Mr. Chairman. Andali, ha? Hanapin natin. Sabi niya, I tried. Diba? I tried na utusan pumatay. Pero sabi niya, sir, ikulong na lang.
Meron ganun. Hindi ko lang makita dito kung anong timestamp dito eh. Okay? Sinabi niya yon. So it means, nag-utos siya. He tried. Mag-utos. Makita, 429. Ayaw eh. Oh, may tanong dito dahil sabi kasi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung non-rape! No. Dapat papatayin daw. Kaysa man rape uli. Ang tanong ni TD Pineda dito, bakit si Pacquiao ay may kasong rape o mano, bakit di napatay? Grabe naman. Okay, tuloy natin. Hindi naman dito. DDS to. Okay, basta yun. Existence. Trabaho ng polis yan. So in other words, mga kli, basta meron siya dito inamin na he tried to convince all these people pero hindi pumayag na pumatay. Pero ito ha, may pag-amin dito si ano. Hanapin natin. Sandali, sandali. And I alone take full. Ito. Ito ang bahagi na parang nairita na siya sa tanong ni Senador Risa Hontiveros dito. Legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order, ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Oh, come on. Oh, come on. Sige, tignan natin dito, ha? Punta na tayo ulit dito. Okay? Punta ulit tayo sa kanyang pagdi-deny. Ha? Ito, tignan natin kung paano siya napainit ni Senator Risa. Okay, dito tayo. Saan ba si Senator Risa dito? Tanungan blues nila. Wait lang. Bumalik yata tayo. Ay, nasa na yun? Wait lang, makaka-clear, ha? My public life is open to everybody. So, magastos so, masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Kasi, sumulan ko muna ito, ah. Ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung... Natin ko siya ng konti dito si ano, Coco, ah. Okay. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement the basis of filing a case. Our transcript of records will be available to anyone who will request, Mr. President. Okay, thanks, Committee Secretary. The transcript natin available to everyone. Okay, so anybody? Your Honor. Senator Risa? Can we, Your Honor. What is it about, ma'am? About subordination of perjury. Yeah, we all know about the theory I about subordination. I just wanted to say na ganun din po ang ginawa nila. Okay. Subordination of perjury. Thank you. Thank you. Senator Risa Hontiveros is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. So, bago po magsimula, gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. Oh, di ba? May pitik yun eh. Tiwala ako sa chairman natin na ito ay seryosong matter. It's a serious matter. Di ba? Kasi di niya pinipitik eh, ni Mr. Chair. Hindi ko na-appreciate ang napaka-casual, napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At matawa't pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi niyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may baril? Kasi kung gano'n, nasan na po kaya yung mga baril, eh dapat may libo-libo ng baril sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, that is, you're asking somebody somewhere or to make an accounting which is not possible. That, your question cannot be answered here. Alright, sir. So, but I think it can be questioned kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, kanina rin sabi nyo, maraming... Ito na. Lit. No? So, halimbawa, si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act? Hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death? Walang maniwala na abogado sa akin yan. Hindi po, sir. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado. I was referring to the policy
na ginawa ko para sa mga polis. Yes, sir. At nabunga yung polisiya. Full take, full responsibility. Yes, and what about yung bunga? Oo nga, eh kung full responsibility, di ba sabi niya kanina dito, ulitin ko nga ito, ulitin natin ha, wait lang ha, maliwanag to eh. Nga, wait sa opening ha. Statement niya? Huwag daw ikulong yung mga polis. Okay? Siya ang mananagot sa the ginawa ng mga polis. Of illegal drugs, firmly and without compromise, for all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga polis pursuant to my order. Ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung polis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Paano yan? Paano? Eh, yung kay Kian, nag-utos kang patayin, di ba? Encourage them to fight. Oh, sige. Nga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian de los Santos. Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one, you can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, 2020, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me, I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian de los Santos? No. No. How about si Carl Anthony Alam mo, ma'am, Nunez? Before you rumble on those minutes. No, I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Oo nga. Tama. Guilt is personal kung sino gumawa. Eh, bakit mo inako? Okay nga. Sabi niya na siya ang mananagot sa ginawa ng mga PNP. Kawawa ang PNP. Pero sino ngayon ang nakulong sa kang Kian? Di ba PNP? Niloko mo ba yung mga polis? Gawin nyo yan, gawin nyo yan. K-I-L-L, K-I-L-L. Akong bahala sa inyo. Kasi sabi mo lang, kanina yung speech niya yan eh, yung opening speech niya eh. Ako na makulong sa lahat ng gumawa. Diba? Lahat ng polis na sinunod ang order ko, ako nang ikulong. O ngayon, takot ka makulong. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po, kayang-kaya. Diba? O, alam naman natin na hindi pwede na ikaw makukulong. Pero, kinuha mo, inako mo. Kasi inutos mo. Kasi magagalit ka kay Sir Teresa, napikon ka. Matanong sa abogado. Sige, itanong ko. Before we proceed. No. I already prepared these questions with my officers. Diba? Ito, tinan mo nyo mga kaklir. Bakit hindi ito pinapahinto ni Senator Kiko, ay ni Senator Coco? Diba ang kasabi-sabi pa lang ni ano, ni kasabi-sabi pa lang ni Senator Tol Tolentino na magrespetuhan? Di ba bawal nga, may sinabi siya at that time kay Atty. Castillon, bawal sumigaw ang resource person sa senador. Senador pwede sumigaw. Eh, ba't ito sumisigaw? Ba't hindi pinahinto? Personal. Yes, it's very personal. Hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan. No, hindi po ito pagpasa. No? Iniimbestiga po ng Blue Ribbon, yung war on drugs at yung naging... Ang nangyari kasi, nag-follow up question si Senador Reyza Ontiveros batay din sa opening statement niya. Na kawawa naman yung mga pulis. Kaya yung mga ginawa ng mga pulis, siya ang mananagot. Kaya idinugtong ni Senador Reyza Ontiveros dito yung mga pulis na nakulong at napatunayan sa korte na may kasalanan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Aakuhin mo ba rin ang kanilang mga kasalanan? Extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo, repeatedly, parang tuwing October nga sinasabi nyo, na you will take responsibility. Correct. So yes, so now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old, walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess of... It's all right, Mr. Chair. Yes. Tignan mo, nang kakandara pa pa si Mr. Chair. Yes. Ina makasagot. Oh, siya to. Suspended ang hearing. So ano masabi ni Leo? Sa Senate hearing ng Senado sa pamumuno ni Senador Pimentel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Bradwin Del Talibong. Maraming salamat, Attorney Claire Castro. Bye-bye po. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our
our lives to the Lord.